Grade ko kasi, nagsimula yan. Nung nag-work ako, as in ano pa, mga early 2000s pa, ganyan. Huwag niyo nabilangin yung edad ko. Pero, ganon. So, I was diagnosed kasi burp ako ng burp. Tapos kasi dati naman, kahit nag-work ako sa corporate, kumakanta na rin ako. So, nawalan ako ng boses. Actually, nagsimula pala college pa pala. Mali. College, nawalan ako ng boses kasi may concert kami. At wala talaga, as in frog, yung boses ko. And wala naman akong ibang symptoms kundi burp lang ng burp, ganyan. Tapos, nung nagpatingin ako sa doctor, meron yung una sabi, hindi pa nga GERD eh, parang yung, kasi sa ENT ako nagpunta. But anyway, after a couple of years na nag-work na ako, na-diagnose ako officially with GERD. Nung nagpunta ako sa gastroenterologist or yung specialista na doktor for mga gastrointestinal problems. So, ang dami nila set ang gamot sa akin. So, yung mga, yun, mga prazol, mga dansoprazol, ganyan. Na-try lahat ng klase ng prazol or yung tinatawag nila na proton pump inhibitors, yan. Lahat yan din pinagdaanan ko. Bukod sa napakamahal niya. Yan, nung nagsimula ako dati, mga 100 yan per day. Ngayon ata, nung, kasi buntis ako ngayon, so, bumili ako once kasi parang nagkaroon ako ng problem. Uminom lang ako ng mga, siguro mga 2 days lang kasi talagang ang hirap eh, na-aggravate lalo. 200 na siya! Parang magulat ako. So, sobrang expensive yan. So, sobrang thankful ako na na-discover ko yung Sante. Pero anyway, before that, years yon. Years akong gumagamit ng mga PPI. Ibig sabihin, years akong gumagastos for it. And years kong dinadanas yung side effects niya. Okay, so, and nung nasa ASAP ako, I was like working and yung kasagsagan ng career ko as an acoustic singer, mga 2009 hanggang mga 2015. Ganyan. Yun ang tinatake ko. And then, I got married to a doctor kasi in 2013. He was my long-term boyfriend naman na from before. And sabi niya nag-refer sa akin sa gastroenterologist ko. Pero parang he sent me this article na or parang published medical article na sinasabi na yung mga prazol or lahat ng mga PPI na yan na tinitake ko for many years noon, yung time na yon, if you take it on a prolonged period, it can contribute to a higher risk of cardiovascular disease. So, syempre ako, bilang dalawa na yung anak ko nung nalaman ko yun, nung sinabi niya sa akin at na-publish yung article na yun, parang sobra akong medyo nagpanik na parang, teka, may sakit na nga sa puso yung daddy ko eh. Operado yung daddy ko sa puso. So, nasa history na yun ng family ko. So, wag na nating dagdagan ng factors or ng risk factors, di ba, kung maiiwasan siya. So, since then, I was looking for like other more natural remedies on how to deal with my GERD. Kasi yung GERD ko is chronic, like what Ms. Bing said kanina. It's something I have to live with, unfortunately, kasi yung, di ba, yung esophagus, yan, yung tubo na nagkoconnect mula sa throat hanggang sa diaphragm, yung bumubukas dito, or tinatawag nating sphincter, maluwag yung sa akin. Maluwag siya. So, hindi siya nagko-close palagi compared sa normal na sphincter or esophagus ng ibang tao. Kaya mas madaling umakyat talaga yung acid sa akin, sa case ko. So that's why my GERD is chronic or it's just always there. So ang dami kong tinanong ng mga friends ko, ganyan, ano yung mga remedies, ang mga suggestions nila, apple cider vinegar sa umaga, o kaya yung baking soda water, lemon water, ganyan. I tried everything and it just made things worse. So parang hindi ko kaya. Ang medyo nag-work lang sa akin is the digestive enzymes na supplements na made, it's made out of ox bile, I think, to aid digestion. Tapos isang beses, may, okay lang ba Miss Bing, tuloy-tuloy lang akong magsalita? Okay. May isang beses na naimbitahan ako sa isang photoshoot for a magazine.
And then yung makeup artist, kasi pag nagme-makeup, parang barbero yan eh. Makeup, so yan yung chismisan portion, ganyan. So chikahan, chikahan, ganyan, ganyan. Sabi niya, oh, you have two kids na, kasama yung kids ko dun sa shoot. Sabi niya, oh nga eh. Sabi niya, buti wala kang ano, kahit anong, ano. Sabi niya, ano, ako may GERD ako actually, nawalan ako ng boses. Yun ang hirap kasi sa singer. Kasi pag may GERD ka, nawalan ka ng boses, eh, paano na ang career, diba? Ganyan. So nakwento ko yun sa kanya. Sabi niya, oh really, you have GERD? Ako din, I have GERD eh. Actually, I'm a cancer survivor also. Sabi niya, ganyan. Sabi niya, why don't you try what I'm taking? Sabi ko, what are you taking? Tapos na-mention niya yung Sante. Actually, hindi siya member ng Sante. Bumibili lang siya din sa friend niya. Tapos parang, but she recommended the product to me. It was that good. Ibig sabihin, di ba? Kasi she wasn't selling eh. Ni naman niya ako nire-recruit, ni naman niya ako binibentahan. She just said to me na parang, you should try this kasi it's working for my GERD. And I'm a cancer survivor, so parang it's also a superfood. Yun yung sinabi niya eh. Sabi niya, barley grass is also a superfood, which is, yun nga, full of antioxidants. And it's like something that you have to incorporate in your diet, especially during these times now, kasi ang daming mga free radicals sa kinakain natin, sa environment natin. So everyone should take at least one kind of superfood every day. So yun daw yung tinatake niya, especially since ano nga siya, cancer survivor. And it helped her also with her GERD. So sabi ko, sige, try ko nga. First time ko lang siya ma-meet. Hindi ko naman siya kilala talaga. So, I didn't know where to buy it, actually. So, pero nakita ko siya sa Mercury. Yes. So, I bought there, like, a box ng Sante sa Mercury. And then I tried it. Sabi niya, you just drink one sachet, you put it in cold water, basta wag lang warm. You put it in cold water and then you take lang what you're taking. The digestive enzymes, you can still take it. The probiotics that you're taking, you can still take it. Just add it to what you're taking now. So yun, yun yung naging replacement ko sa mga gamot, as in yung medicine na tinitake ko. Although, syempre, disclaimer lang guys, ha, lahat naman ito, kinonsulta ko sa doktor ko. Okay, so kasi I didn't want to do anything na to replace lang medicine. Basta-basta kasi syempre delikado na naman yun. So, lalo na bilang asawa ng isang doktor. So, bago ko lahat ito ginawa, nagpatingin muna ako sa gastro ko ulit. Sinilip na yung chan ko ulit. I'm using an endoscopy. Yan. Kasi I have that every year. Eh. Sabi niya, everything looks okay naman, sis. Parang there's no problem. Sabi ko, can I try more natural remedies do? Kasi yung akin naman chronic, di ba? Sabi niya, sige, you can try. Kasi nga, siya rin mismo, hindi na siya masyado nagpre-prescribe ng PPI because of the study nga. Yun. So there, ever since I've been using it in 2018, I think mga mid-2018, so mga ano na, 2 years na. It has really helped me a lot in terms of yun nga, the side effects. Although ngayon kasi buntis ako. And I'm 7 months pregnant. Kaya ginagird ako. Yeah. Ginagird ako talaga. So, bukod dun sa iniinom kong Sante, saka ano, probiotics, yun lang may inim ko eh, probiotic, tinigil ko muna yung digestive enzymes eh. So, Sante barley in the morning, probiotics, and then I take 2 capsules of Sante again at night. Na yung capsules naman. I just watch my diet. So, hindi ako kumakain ng sobrang mabigat. Kumakain ako frequently, small, frequent meals. And then, I don't eat a lot of meat, which is difficult to digest. Yes. And meron din akong meron akong gestational diabetes ngayon. So, hindi rin ako masyado nagsusugar masyado. Ayan. So, that's what I do. Pero the thing is, hindi pa rin ako uminom ng Prazol. Uminom lang ko isang beses. Bumili nga yung asawa ko ng 5 eh. Pero isa lang yung nainom ko. Kasi nga, talagang trauma na ako. Natatakot na akong uminom. Kung kaya naman na natural lang yung itake, that's what I take. Especially since I'm pregnant. Yun. Yeah. So, I'm very thankful to Sante for the wonderful product. Saka syempre bukod dun sa naiiwasan ko yung side effects ng medicine and yung risks that come with it. Also the cost, kasi nag-member na ako ng Sante. Oh, good! Nag-member na ako ng Sante, so syempre alam nyo naman yung discount natin, diba?
Kaya sobrang nakakatuwa. And meron pa akong isang i-share na never ko pang na-share sa mga post ko or sa video ko. My mother-in-law, so yung nanay ng asawa kong doktor, she is diabetic. She's a senior citizen na sa 70, I think she's 74 years old. She's been diabetic for more than 10 years na, simula na naging senior siya. Tapos, she also, kasi pag may diabetes ka, yung panunaw mo, apektado rin. I'm sure yung mga iba dito na may diabetes or may mga parents na diabetic, ganun din. Bumabagal yung panunaw. So she's also dependent on these medicines. Kung hindi PPI, ang tinitake niya yung mga ranitidine. So like mga Zantac, ganyan. Para lang hindi siya ma... Para matunawan siya saka kasi constipated. Diba? Ganyan naman usually kapag diabetic talaga. Pero nung sinabi ko sa kanya yung sa barley, pinatry, binigyan ko siya eh. Sabi ko, sige, try mo to mami, ganyan. So, yun na rin ang ginagamit niya. Hindi na siya umiinom ng ano, hindi na siya umiinom ng ranitidine or yung mga PPI. She takes the Santi barley every morning. Okay. And it has helped her a lot, yan. So, that's why okay siya. Another barley baby is coming. Yes, here. Ayan.